Hello mga preni! Welcome back sa aking YouTube channel. Kung bago lang kayo sa aking YouTube channel, please subscribe and click the notification bell para lagi kayong updated sa aking mga video. For today's video, isa na naman panibagong tutorial ang aking ituturo sa mga baguhan dyan sa paggamit ng Gcash. Ito yung video na para sa inyo. So, without further ado, let's get started. Intro, pasok! So, ayun. Pwede kayong pumili kung saan merong available na merchant sa inyo or ang tawag dito. smart padala agent. Pwede kayong magpa-cash in doon. So, ako pinili ko ang SM Supermarket. Madalas kasi konti lang yung pila doon. Mas madami sa department store. Kasi, at isa pa doon, nung last pa-cash in ko, wala pa siyang additional charge or transaction fee. So, ayan, panoorin nyo to. Ilagay ang apat na pin, paalala huwag ibibigay ang pin kahit kanino, para di man ako ang laman ng Gcash nyo, ay click ang cash in, tapos lilito ang mga over-the-counter na pwedeng pag-cash inan. Ako SM Supermarket. Kasi wala pang kaltas dito. Tapos i-click ang generate code, tapos ilagay ang amount na kailangan ay pa-cash in, tapos click next, tapos save natin itong na-generate code. Pwede i-screenshot or i-click ang arrow para ma-save ang code. Pag na-save na click done, 3 hours bago ma-expire ang code. So ayan, fill up muna ako. Ilalagay sa account number ang na-generate na code, tapos ibigay kay cashier ang na-fill up at ang amount na ipapa-cash in, tapos mabigay ang receipt. Mag-login ulit sa Gcash app para ma-check kung pumasok na ang pina-cash in, you. So, ayan, ganun lang kadali mag-cash in. Pwede kayong mag-load gamit ng Gcash nyo at magbayad ng bills, loans, etc. So, ayan. Thank you for watching. See you on my next vlog. Bye!